kasi ako yung nauna dito sa kanya, almost 3 years ako nauna dito. So, ito po yung mga life ng OFW dito po sa Abu Dhabi, yung mga first time. Mayroon po kaming mga tinatawag na unforgettable experience at saka may happiness experience din sa life. So, Mrs., please share to them kung ano man yun. Sa inyong lahat. Good morning mga ka-OFW kahit saan sulupot kayo sa buong mundo. Magandang buhay sa ating lahat mga ka-OFW. Mga ka-Christy, kain po tayo? Ikay po kain tayo. Guys, ito po yung typical na pagkain ng OFW sa umaga. Umaga po isang semester, nag-prepare siya ng code. Actually, ako po ay papasok at saka si Mrs. Off niya. So, off mamaya pa siya magluto. So, mamaya. Schedule ko mamaya sa pagluto. So, ito po yung buhay ng OFW araw-araw. Pasok. Off. Pintuhan. Sayahan. So, ngayon guys, isasali po, magka-Q&A po kami ni Mr. So, mag-usap po kami about the worst mga worst na nangyayari sa amin and ang mga magagandang nangyari sa amin bawat araw-araw. Pero bago ang lahat, kain muna tayo, guys. Kain muna tayo. Okay na. Our breakfast is egg, boiled egg. Since nagda-diet ako guys kasi ang taba-taba ko na. And then itong ano nga to? Ano nga itong pagkain na to? Sino yung paklay? Oo, paklay guys. So, ito yung pagkain. Niluto ko ito kagabi tapos sleepover siya. Hindi namin naubos kagabi kasi napadami ako ng luto. And then, ito na sa umaga ngayon. Sige na, sige na. Mag-present na. Hali na, kain tayo guys! Ipos ito. Busog na po! Ito na kami! It's time to Q&A! Ako po yung una magtatanong kay Mrs. Kasi ako yung nauna dito sa kanya, almost 3 years ako nauna dito. So, ito po yung mga life ng OFW dito po sa Abu Dhabi, yung mga first time. Mayroon po kaming mga tinatawag na unforgettable experience at saka may happiness experience din sa life. So, Mrs., please share to them kung ano man yun. Ah, naman malaman nila kung gaano ka exciting, gaano ka challenging ang buhay dito na mahiwalay sa pamilya. Pero iba po kami kasi, we are couple at saka nagsasama po kami. So, for better and worse, till death do us part. Happiness and sadness, yun, nagsasama po. Yeah. So, Mrs., ito po yung una kong tanong. Ano yung... Wait, mahirap! You need to share this sa mga kaibigan natin na sumusubaybay. So, ano yung unang mong experience dito nung dumating ka since na unang araw hanggang sa nagkaroon ka ng work? So, that time wala ako dito eh. Nag-work ako. So, siya ay sabi ko sa kanya, lumabas ka ng bahay, mag-explore ka. Explore and try to roam around. So, ano yung una? So, ano yung ginawa mo? Sige, pinto mo. Ano yung... Yung worst or yung... Yung worst muna. Unforgettable. Worst unforgettable mo. Sige na. Sige. Unang-una, wala po akong idea. Mga first, dumating ako dito. Gabi yun, sinundo ako ni Mr. at ni Ate doon sa Dubai. So, kami ngayon, nandito kami sa Abu Dhabi. So, kinuha nila, sinundo nila ako doon ng sasakyan para sunduin doon sa airport. So, ako naman, sobrang excited kasi
Doon pa doon ako matagal akong nagstay sa probinsya, parang naano yung utak ko. Nanibago. Ayun, nanibago ako that time. Pansin ko, medyo kakaiba dito. Kasi nakikita ko muna, bakit napaka-ano dito? Napaka ganda ng panahon. Guys, alam mo sabi niya, guys, ito ba ang Abu Dhabi? Alam mo, honestly, ang aming natutuluhan yan, kahit yung mga nasa Pinas, ang tawag nila sa Abu Dhabi, Dubai. Dubai, doon kasi yung nakilala nila eh. Sabi ko, hindi. Actually, ito yung isang part ng Emirates. Part siya ng 7 Emirates ng Abu Dhabi. At yung kapital, yung Abu Dhabi. Yung Dubai, yun yung isa sa pangalawang pinakamalaki na Emirates dito sa UAE. Sige, tapusin ko muna. Okay. Sige, let's finish. Punta na tayo dun sa exciting moment na dito ka na sa Abu Dhabi. Uh-oh. Saka nadala ka. Kwento ko sa kanila. Pagkagabi, pagdating namin, ito palang mister ko, hindi ko alam kasi nasanay ako, may kwarto kami doon sa amin, may kwarto sa bahay. Pagdating namin, pagtingin ko, kung saan tayo matutulog dito? Kasi pag ano, ang tulogan is, tawag dito, deck. Doon kami sa pangalabang palapag, sabi ko, dito tayo matutulog. Sabi ko, hindi ko, kasi hindi ako nakahanap ng bahay, hindi pa po makahanap ng bahay, busy pa daw siya sa trabaho. So ako naman, naiintindihan kita. Siyempre, mabait na asawa, din naiintindihan yung asawa kung ano lang yung kaya niya sa akin. Okay? Guys, huwag niyo yung kanya. Huwag niyo yung kanya kung saan kayo nagsimula. Actually, nung muna kami dito na nagsasama ni Mrs., nasa partition kami. Ang partition na yun, nasa dead space po. Nasa taas kami. Sa upper deck kami. Pero ano po, partition. Unquote lang, yung room na yun, family. Yung sa baba, kilala namin close friend. Family din po. Pinsan ko yun. So, nalaman ko na pinsan ko pala yun in ano lang, connect. That time kasi guys, just to explain na, that time yung ako, bago rin ako nag-leap out mula sa accommodation na company ko kasi dito na si Mrs. So, first time maghanap na matirahan, saka first time ko yung magsama ni Mrs. So, ganun. So, yun na, nakatira kami sa ganun. Masaya po kasi hindi namin iniisip yun. Saka yun. Second time sa dalawa. So, nag-duty na ako. After 2 days, andun siya sa bahay, nagpapahinga. So, tinawagan ko, gumala ka. Explore the city. Ano nangyari? Yun, tinto niya. Gusto ko marinig nila. Sige. Kinaumagahan, sabi niya, yun sinabi niya sa akin. Ito, bumaba ako kasi na-board ako doon sa kwarto. Bumaba ako. Pagbaba ako, pumunta ako na, dyan kami na po sa may Alpala Street. Bumaba ako doon sa may panaderia, kumain ako doon. Hindi ko din alam na ang ano pala, pwede pala, may free pala silang sabaw. So sabi ng waiter sa akin, sabi ko, hindi. What waiter bang tawag nun? Waiter. Pwede na rin. Sabi niya sa akin, would you like to have a sabaw? Ano yung sabaw sop? Would you like to have a sop, ma'am? Sabi ko naman sa kanya, yes. So, ayun. Kain ako doon. Kain ng pandesal. Ginaganon ko yung sabaw. So, pagkatapos ko, ano kayang meron dito sa lugar na to? Kasi, hindi ito pa katulad nung Kuwait. Doon ako sa Kuwait before eh. Parang nanibago din ako nung pumunta dito kasi doon is paminsan-minsan lang kaming lumabas doon. So, dito, parang nag-explore yung utak ko. Parang bata. Tumawid na ako lumabas na ako sa panaderia. Tapos, pumunta ako doon sa supermarket. May sumunod sa akin. Pusa. Ang laki-laki pusa. Sunundan ako niya. Tapos tumakbo. Kasi natakot ako sa pusa. Kasi siguro
cat friendly ako kasi may alaga akong pusa doon sa amin. Siguro naamoy ng pusa. Wow, cat nag-aalaga to ng pusa, siguro mga ganun yung ano, instinct ng pusa. And tinignan ko, pagtingin ko, nabangga na ako sa ano, nabangga ako sa glass ng building ko ganun kasi sa sobrang takot ko sa nung nakita ng pusa na nabangga ako sa building, matras yung pusa at ganun, umiwas siya. Ayun guys. Ayun yung worst experience. Nauntok siya sa laring salita. Nauntok ako. Tapos, mangyap-nyap ako kasi pagdating ko sa bahay, may ano pa ako, parang bukol dito. Nung umuwi ako, sabi ng asawa ko, sabi niya, paano yan? Paano yung ulo mo? Nabangga ako sa glass. Ayun yung ano, worst experience ko unang araw sa Abu Dhabi. Yun yung worst experience ko. Ikaw? Oo, ako. Ako ano, first day, guys, hindi ko makalimutan yun. Nang dumating kami, dinala kami ng company car doon sa Yas Island po. At that time, malamig. It's a month of November 2013. So, walang heater yung ano, yung tubig, wala ding hot and cold yun. Basta walang heater, yun na. Nung nanilo ako guys sa umaga kasi may briefing kami kinumaga, nangaga namin ng isig. Alam mo, ang lamig talaga ng tubig guys, hindi ko alam kung ano yung feeling nun. Nang in-start ko na yung shower, napatakbo ako guys palabas, pinamahan. Kasi hindi ko kaya, lamig na patakbo ako. Buti ka mo, may suot ako na, ano, alam mo na yun. At saka, ako mo din yung lalaki-lalaki lang ako. Babae, iba yun. So, yun. Lumabas ako guys. Damit ako ulit. Nag-init ako ng tubig. Hindi ko talaga kaya. Nangatog ako sobrang lamig. Yun yung hindi ko makalimutan. At saka, pagdating ng summer, medyo okay na siya. Kahit na walang cold, bumili na ako ng timba. Inalamig ko muna. Tapos sa uma, pag maligo ka na, nagdala mo na ng mainit na tubig. So, problem is solved. Pero hindi ko makalimutan yun kasi pinagtawanan ako ng mga kasama. Mabuti hindi ka na. Mabuti hindi ka pa. Hindi kasi wala pang sabon. So, it's a funny moment that you can learn the experience. So, yun yung una. Sinong ano sa pinaka-happy moment? Ha? Sinong mauna? Ikaw ako. Ano pa yung ano mo? Yung unforgettable experience lang? Unforgettable experience? Yun lang ang unforgettable ko. Hindi ko talaga maano. Ay, hindi! Meron pa pala. Mahilig kasi ako magsuot ng medyo above knee na palda. Mm. Ayun. Biglang humangin. Tak! Na ano yung palda ko. Nagbuka, papunta ang taas, muntik lang makita yung panty ko, yung underwears ko, muntik lang nakita. So, umpisa doon, hindi na talaga ako nagsuot ng mga bilon, above knee na mga palda. Yun. At saka ako, ganit si Mister pag nagsusuot ako ng ganon. Iron pa, hindi na sinabi guys na experience na natawa ako. Kasi nung dumating siya, nasanay kasi siya na kina-convert yung pesos sa dirhams, baliktad eh. So, ito po yung saging. Actually, sa amin sa Mindanao, our province is Mindanao. At ito po, itong saging na to ay tinatawag namin Stanfield ko. Iwan ko sa inyo kung anong tawag nito. So, dito po, ito po yung tinitinda. Mayroon pong Philippine product, yung isa din sa bag. Alam niyo magkano isa dito guys? Nung dumating siya, bumili kami 1 dirham. So ito guys, ang funny moment guys is sabi ko, big producer yung pamilya ko ng saging. Tapos pagdating dito, ang mahal-mahal ng mga saging dito. Kina-convert niya guys. Alam niyo magkano po sa pesos? Ngayon 13 po yung palitan sa 1 dirham. Kina-convert niya ang mahal-mahal. Sabi ko, does it matter? Iba yung lifestyle doon, saka dito. Yun. Nakakalaunan, sabi ko sa kanya. You must be proud kasi sobrang tipis ng misis mo. Sabi ko sa kanya. Lahat ng bagay kinakansert. Pabayaan mo na kasi sasakit na yung ulo mo. Magkakaroon ka lang dyan ng doubt sa sarili mo. Kasi sabi ko,
Well, guys, doon sa amin, to be honest, ito po ay hindi namin kinakain doon. Mayroon pong kinakain doon yung tawag nating lakatan. Lakatan sa Latundan. Oh. Ito po ay from ano lang to mga company provider lang, yung malaking company. Cabindis ang tawag. Nag-i-escort po sila sa ibang bansa. Gaya dito sa Arab country. Tapos ayun, para akong tanga. Ayun, para akong tanga talaga. Mabuti na lang nandito si Mr. Inaalalayan ako. Ayun. Tapos meron pa akong experience gan na i-share ko sa inyo. Ano? That time, mabot yung Ramadan, bago pa ako. Actually, pag ano, Ramadan, binabago nila yung duty, yung pang-araw, mostly yung mga non-Muslim, kasi yung mga Muslim nag, ano yan sila, nagpa-fasting, so, yeah. Mahirap mag-duty, mainit po, guys. So, medyo mahigpit po yan, may mga restriction. So, yeah. Kailangan, restriction po, kailangan natin silang bigyan ng respeto, so, hindi ko po namalaya na may training naman na dapat yun yung gawin at hindi dapat gawin. Kaso, human error, nakalimutan ko guys, numinom ako ng tubig in public. Ay, naku, nababal po yun. Natawa ako na at least napagsabihan ako ng kasama ko. Sabi niya, buddy, huwag mong gawin yan kasi ganito ganyan. So, I'm happy na mayroong mga ganong tao na concerned at pinapaliwanag yung mga batas. So, it's a big experience and lesson sa akin. But, pero, anyway, yung mga locals dito, they are very humble, they are very loving, they are really, ano, nakikisama sa mga foreigner dito, which is good, really good. Very accommodating yung mga local dito. So, yung nagustuhan ko sa country na to. So, napaka, ano nila, napaka classy, napaka accommodating. Yun na yun. Yun yung mga nakikita ko sa kanila. Sila yung mga taong mapag very generous. This is good. Gustong-gusto ko dito. By the way, guys, so overall experience namin mag-asawa. Ang pinakamasaya nangyari sa buhay namin. Yung nag-celebrate tayo ng ano natin, anniversary. No, yung nag-celebrate kami ng anniversary namin doon sa Sabenhaan. Ano yun? Sabenhaan ba yun? Hindi. Doon sa Madinat Sayid. Hat Palayok. Sa Hat Palayok, guys. Doon kami nag-celebrate kami doon. Galing sa duty niya. Ayun. Tapos, alam niyo guys, nilapitan kami ng lokal at binigyan kami ng pera, guys. Kinantahan kasi kami ng mga staff. Mga staff, mayroon kasi sila mga pakulo, guys. Pakulo. Pag may birthday, mga celebration, special celebration, ganun, kakanta sila. So, out of the blue, natuwa sa amin yung kukul dun. Kukul dun sila sa tabi. Tapos, ako yung, kasi lalaki ako yung ilamano niya. Congratulations. So, hindi ko inisip guys kung ano yung nasa kamay niya. Pero yung asawa niya, Pinoy, nang hinawakan ko, hala, pira guys. 100 dirhams. 100 dirhams. Hindi namin, out of the blue. Natuwa talaga ako. So, natuwa kami guys. So, Hindi ko sabi ko sa kanya, pero bawal pa kayo. Kasi pag, ito kasi dito, pag ang Arabic at local nagbigay sa'yo ng gifts, nakuha mong tanggihan. Kasi very generous. Ano sa kanila, parang insulto. Ito yung flow pa sa inyo. Dito sa UAE, sa Abu Dhabi, alam nyo ba na pag sila mga Arabic kumakain, especially mga lokal ha, mga lalaki, sabihin natin lalaki, pag sila kumakain grupo, guys, baliktad, nag-uunahan silang magbayad. Ganun yung tradisyon nila. Halos mag-away sila kung sinong gusto magbayad dun. Pero sa Pinas, nag-uunahan umalis. Guys, this is not a joke. This is a true yung totoo yan. Ganyan po yung ano nila, yung tradition nila. Ganun sila ka-genero. So, nakakatuwa. Nag-uunahan talaga sila kung sino magbabay. Pero yun yung pinaka-happiest moment ko. Yung mayroon pa guys,
sa ilang taon kami dito nagsasama ni Mrs. Meron kaming isang napaka-importante at masaya na nangyari sa buhay namin, guys. Hindi namin makalimutan yun, yung pagdating ni Pope Francis dito. Anong taon yun? 2017? 18? Ganon, 2018? 19. Ganon. 2019. Hindi namin makalimutan yun, guys, kasi alam mo na, mahirap po pumunta ng room. Ang sa akin doon, sinabi ko sa inyo na napaka swerte po kasi nangyari po siya dito sa Arab country. The first time ever history at isa kami doon sa thousands of audience niya na nag-celebrate. Ang hirap po, guys, pumila, muntik na mawala ng malay to. Kasi doon sa gate, kailangan ng screening, marami pa pong hinahanap ng ID. Madaling araw, ando na kami, alas 4 pa. Kasi kaka-surgery ko lang noon. At saka, gitgitan talaga, gitgitan. Gitgitan sa ano. Basta, sobra talaga. But, napakasaya. It's worth it. Pag andun ka na at nakita mo na si Pope Francis, maluha-luha ka na hindi mo maramdaman yung feeling na napakasaya. So, guys, ako'y nagpapasalamat sa mga suporta nyo, sa lahat ng nanood sa mga video namin. So ito po yung lifestyle ng mga OFW, sa amin pong mag-asawa, ganun po. Yun pong ano, hindi po pa worst and happiest, yun yung mga naranasan namin, mga worst and happiest moment namin dito. So, babati na tayo? Sige! Binabati ko po ang Team Saya. Bisaya Beauty Groups, led by Jackie and Ate Lau. So, kay Joyce, Ate Pilis, and Ate Nancy, magandang buhay po sa ating lahat. And sa mga Kajambi team, sa mga Kajambi ko, sa mga co-worker ko, maraming salamat na sinusuportahan niyo at maganda yung feedback na binigay niyo sa akin. Maraming salamat mga katrabaho ko. And guys, I love you guys. Hello guys, ako. Buong puso ko po akong nagpapasalamat sa inyo, sa mga subscriber, sa Team Plok Plok, kay Sir Art Benchwar, kay Stella Me, and kay Madam, sino yun? Madam Jane. At kay Dunya Agata. Ako din guys, sa kay Mr. Rabindra Singh from Nepal. Yeah. At saka yes, si Devindra Singh from India. Kaibigan ko dyan sa hotel na pinagtrabahuan ko. Yes, saka sa kaibigan ko sa New York, si Brendan Bagares and family. Yeah. At saka yung kaibigan ko doon sa Saudi, si Ate Udang and her husband. Salamat po sa suporta ninyo. Okay, Caroline Calunsampala at kay Jelen Gokong at kay Joan Garcia. Yes, thank you guys! Bye-bye! Ingat po kayo! Meron pa. Sa Pilipinas, sa mga nagme-message sa amin, maraming salamat. Maraming salamat guys. And thank you so much. Aalis na si Mister, kaya paalam! Hanggang sa susunod! Bye-bye!